So yo, what's up, welcome back again mga kaligalig. Panibagong vlog, panibagong araw, panibagong pag-asa. Lalong lalo na yung mga nandito sa Europa. Napakahalaga ngayon ng aking ibabahaging content sa inyo. At ito ay bigyan ninyo ng pansin. Lalong lalo na yung mga lumilipat ng kumpanya. Naglululundag kayo, hindi po ito katulad nung araw. Ngayon naglululundag kayo, bibigyan ko kayo ng impormasyon. Katulad po doon sa aking vlog, ito po ang karugtong nung vlog ko nung una na sabi ko merong na cancel na TRC. So bago po natin ituloy-tuloy yan, papasukin natin ang ating intro. Intro, pasok! Tara na at sumama! Tara na at magala, kasama ang maligali. Kahit san man magpunta, kahit san ililibot, kayo ay iikot, kahit sa ang sulok. Basta makalimot, mga kaligali, kasama kayo dito. Kulitan at asaran, tawanan at mga biro. Tara at sumama, tara at magala, kasama ang ating maligali. Sumama ka dito. Ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho. Magagandang lugar, ipapakita sa video. Mga kaligalig, tara sumama ka. So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig. Yung tungkol doon sa vlog ko nung nakaraan, mga nakaraang buwan pa ata yun, tungkol po doon sa natanggalan ng o na-cancel yung kanyang residence permit dahil lumipat siya ng kumpanya, hindi siya nag-inform sa immigration. So ngayon dapat paglilipat po kayo ng company, ipaalam kasi maaaring ang inyong kumpanya na pinanggalingan ay mag-email po doon at sabihin na wala na sila, wala ka na doon sa kanilang poder o sa kanilang jurisdiction o sa kanilang pananagutan, wala ka na doon, kaya sila ay mag-email sa immigration upang ipaputol ang inyong ugnayan na sa kanilang kumpanya yung kanilang pananagutan ay matanggal na po. So ngayon, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, para hindi po magkaroon ng ganong suliranin at problema, gagawa kayo ng letter at yung form na dapat ninyong fill upan ay meron po ako. Ito po siya at ito po ay maraming pages. Ayan, oh, printed ko na po sa office para lang maipakita sa inyo. Ayan. Dito ko na, ayan. Pero marami pa pong nakakapaloob dito sa papel na ito, sa form na ito. Kailangan din lakipan ninyo ng litrato. Ayan, oh. Meron pa, lalagyan ninyo ng picture. Tapos pipil upan po ninyo lahat ito. Ayan, oh. Meron naman po siyang English. Ayan, oh. Meron din po siyang English, kaya madali po ninyo itong masundan. Pero meron ding mga column na walang English, i-translate nyo na lang po, madali naman po itong i-translate. So doon sa mga nagtatangkang lumipat at kailangan ninyo makipag-ugnayan sa immigration, kung kakailanganin nyo po ang form na ito, maaari nyo po akong i-message sa aking dito sa inbox ng aking FB page at makikita ko po yan. Ibibigay ko po sa inyo yung aking personal number ng aking WhatsApp para ma-send ko po sa inyo yung format nito, yung PDF. Naka-PDF file po ito sa computer ko at i-send ko po sa inyo, kayo na lang ang mag-print dun po sa mga nangangailangan ng dokumento na ito, ha. Yun dun sa mga lumilipat, yung nandito po sa Poland, lilipat kayo ng kumpanya. So pagdating ninyo sa kumpanya ninyo na nilipatan, ito ang unang-unang gagawin po ninyo, no? Fill upan po ninyo ito lahat, itong maraming pages na to. Pagkatapos, tiklopin, ilagay sa sobre. Pagdating, ihulog po sa post office. Yung makikita nyo mga postka o ano man yan, ihulog po ninyo, i-address ninyo doon sa immigration kung saan kayo nag-file ng residence permit. So, ito po ay malaking tulong. Huwag ninyo po itong ipagwalang bahala dahil baka makontrol kayo dun sa mga truck drivers po ito, ha, o kahit naman hindi truck drivers, kasi meron din kaming inaasikaso nito na factory worker na pinag-fill up namin ito. Puro, ito po ay pangkalahatan, kaya lang mas delikado po kasi sa driver, dahil ang driver
madalas nakokontrol sa border. So para mawalan po kayo ng alalahanin o suliranin ay mas maganda ng pilapampunin nyo ito at ihulog sa post office. I-address ninyo kung saan kayong immigration naglakad ng inyong residence permit. So dapat mauna kayong magpadala ng ganito bago ang inyong mga among nilayasan ninyo. So yun lang po ang aking... So yun, balik tayo, naputol, may tumawag kasi at napaka-importanting tawag yun. Atin munang in-accept dahil isa sa mga driver natin na tinutulungan ngayon ay nagtitake ng exam para sa code 95. Ito po yung kanyang final exam. Bali tatlo po sila, kaya lang nag-register lang sila ngayon. Tapos ang kanilang exam ay sa December 1 pa. Yun yung kanilang pinaka-final exam na. So anyway, balik tayo doon sa aking tinatalakay. Huwag ninyo pong ipagwalang bahala na hindi pilapan yung form na yon na paglipat, dahil pag naunahan kayo ng inyong amo at naitatak o na kansila ang inyong mga TRC, kayo rin po ang mamumroblema. So kung kayo po ay nangangailangan ng form na ito, at mag-message lang po kayo sa akin, ibibigyan ko po kayo ng kopya nito. Isisend ko po sa inyo yung kopya. Kayo na lang po ang mag-print, sulatan ninyo, handwritten. Tapos uulitin ko, ilagay sa sobre, tapos ihulog po sa post office. I-address ninyo kung saan immigration kayo naglakad. At matatanggap po nila yan. Yung post office naman, bibigyan kayo ng copy na naghulog kayo ng sulat na para kung saan. Dahil meron po kayong pipilapan doon na yellow paper. Actually, yung post office na magpipilap niyan para sa inyo kung hindi ninyo alam. At ipaalam lang ninyo kung saan ninyo ihuhulog. So hanggang sa muli mga kaligalig, at nawa nakapulutan nito ng konting leksyon para doon sa mga mahilig maglilipat na katulad ko nung araw, ano, na palundag-lundag. At ito po kasi dati hindi naman namin inaalala yung mga ganito, pero ito po ay napaka-alarming dahil meron na pong mga nakakancel na TRC ngayon. Dati kasi ang Poland, hindi po natin alam na... At wala pa tayong nabalitaan na na-cancel dito. Ito pa lang po yung kaso ng first time na na-cancel ng TRC. Kaya napakahirap na ipagwalang bahala po yung mga ganito. At wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga bulong-bulong ng iba na pwede kayong lumundag ng lumundag. Wag po munang ganon. Gawin ninyo pong maayos. Pwede naman po kayong magpalipat-lipat, pero gawin po ninyo itong maayos. O ilagay sa tamang proseso. Kasi kung hindi nyo naman po talaga nagugustuhan na yung pinapasukan ninyo, pwede naman po kayo talaga lumipat. Karapatan po ninyo yan. Kasi bakit kayo magtitiis kung hindi nyo naman na nagugustuhan at hindi naman kayo kumikita ng maayos? Eh, meron kayo nakitang ibang oportunidad, pwede po ninyong gawin yung lumipat. Kaya lang, ilagay po ninyo sa tama upang kayo mismo ay hindi mahirapan kung sakaling dumating yung panggigipit na, lalo sa truck driver, madalas na ako control yan sa border, ito po ang inyong proteksyon na hindi pumakansel ang inyong TRC. So hanggang sa muli mga kaligalig, ako ay muling nagpapasalamat sa patuloy na pagsubaybay at patuloy na inyong pagsuporta sa akin. Bagamat ang ating page ngayon ay wala tayong ads o hindi lumalaki yung ating followers, although marami namang nanonood, pero hindi rin nagiging wide dahil nga kontrolado ni Meta ngayon. Naka-restrict ako dahil dun sa post ko nung nakaraan regarding sa hiring ng anong mga nasyonalidad ay tinatanggap namin. Ito po ay nabigyan ako ng violation, kaya naka-restrict ako. Actually, ang expected ko na magiging open na o magiging kahit sino ay makakakita na ng aking page ay nung November 22 pa, nung last November 20, nung last nga. Ito, para hindi tayo, tama, nung last day, kasi 22 ngayon. Inaasahan ko nga na open na siya, pero nung tinatype ko sa computer, naka-restrict pa rin. Star lang ang nilabas niya, so hindi pa rin makikita ito ng aking mga dating followers na open na yung aking FB. Limited pa rin siya para sa viewing, kaya kung makikita nyo, kakaunti yung views. Unlike nung hindi ako na-restrict, ito restricted ako ng pang 3 months na ngayon, kaya nung before ma-restrict, makikita nyo ang mga views ay mataas. Kasi nga, hindi po siya naka-limited, unlimited po siya. Pero ngayon, limited access,
kaya madalang ang nakakapanood. Pero nagpapasalamat ako doon sa patuloy na nagsishare, kasi kahit papano sa ganitong paraan kumakalat at marami ring nakakakita na naibabahagi natin yung ating mga impormasyon na dapat ibigay po sa inyo. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam, hanggang sa muli mga kaligali.